Magandang araw mga kaibigan, welcome kayong lahat sa channel kung saan marami kayong matututuhan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako, Jericus De Gamos, at ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga pangyayari at kaganapan sa Cuban Missile Crisis noong panahon ng Cold War. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa pagsisimula naman ng Cold War noong dekada 40, ang Estados Unidos ay lubhang nababahala sa paglaganap ng komunismo. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang pakikipag-alyansa sa Unyong Soviet ng kahit anong bansa sa Latin America. Kaayon ito ng patakaran nila na tinatawag na Monroe Doctrine, na kung saan sila ang dapat na umiimpluwensya sa mga bansa sa Western Hemisphere. Yun nga lang, pagsapit ng dekada 50, sa kalapit na bansa ng Estados Unidos na Cuba ay may nagaganap na rebolusyon para patalsikin ang presidente nitong si Fulgencio Batista, na isang kaalyado ng Amerika. Ang rebolusyon na kilala sa tawag na Cuban Revolution at pinamumunuan ni Fidel Castro ay naging matagumpay sa mithiin ito. Napatalsik nila si Batista at kaagad nilang pinalitan ng bagong pamamahala ang Cuba na may ideolohiyang komunismo na Marxismo-Leninismo. Sa ilalim ng pamumuno ni Fidel Castro, umasa ang Cuba sa tulong militar at suportang pang-ekonomiya mula sa Unyong Soviet. Maaalala noong mga taong iyon, ang Estados Unidos at Unyong Soviet ay nasa kasagsagan ng kanilang tunggalian na tinatawag na Cold War. Dahil sa pagbabago ng gobyerno at ng mga patakaran nito, unti-unting dumami ang tensyon sa pagitan ng Cuba at Estados Unidos. Saan ito humantong? Pagsapit ng Enero 1961, pinutol na ng Estados Unidos ang diplomatikong ugnayan sa Cuba. Dumating pa nga sa punto na tinangkapan ng mga Amerikano na pabagsakin ang pamahalaan ni Fidel Castro. Pinondohan at pinlano nila ang Bay of Pigs invasion noong April 1961. Ano ang resulta ng kanilang paglusob? Palpak at kahiyahiya ito para sa administrasyon ni Presidente John F. Kennedy. Pero sa kabilang panig, sinimula namang patibayin ng Unyong Soviet sa ilalim ni First Secretary Nikita Khrushchev ang kanilang relasyon sa bagong tatag na komunistang bansa na ito. Dito na rin pumasok ang ideya na maglagay ng mga missile sa Cuba. Ano ang dahilan? Una, nais ng Unyong Soviet na matapatan ang lakas ng Estados Unidos pagdating sa nuklear na armas. Ang pagkakaroon ng mga nuclear missile sa Cuba ay isang paraan ng pagpapalawak ng kapangyarihan at saklaw ng kanilang sandatang nuklear. Isa pang dahilan, ang mga Amerikano ay nakapagtayo na ng marami mga pasilidad para sa nuclear missiles sa bansang Turkey at Italy. Kayang-kayang maglunsad na mga ito ng mga nuclear na bomba na aabot at wawasak sa mga lugar sa USSR. Gusto din ng Unyong Soviet na makatabla sa Amerika. Kung makakapaglagay din sila ng mga missiles sa Cuba, kayang-kaya rin itong maabot at mawasak ang mga target sa karating na bansang Estados Unidos. Dito mas lalong sumikat ang terminong Mutually Assured Destruction o MAD. Ibig sabihin, kapag nagdesisyon ang Estados Unidos na bombahin ang USSR ng nuclear missiles, madali rin makakaganti ang USSR ng nuclear missiles din sa lupain ng Estados Unidos. Pareho silang apektado ng pagkawasak dulot ng malalakas na mga bombang ito. Iyan ang ilan sa mga dahilan kung bakit hinahangad ng USSR na makapaglagay ng mga nuclear na armas sa Cuba. Pagsapit ng unang mga buwan ng taong 1962, nakipagpulong na ang mga opisyal ng Unyong Soviet kay Fidel Castro sa Havana, Cuba. Bagaman umaayaw noong una, pumayag rin si Fidel Castro sa plano ng mga Soviet na maglagay ng mga nuclear missile sa kanilang bansa. Inaasahan din kasi nila na pwedeng lumusob ulit sa kanila ang Estados Unidos, kaya pwedeng maging proteksyon sa kanila ang mga nuclear na armas na ito. Lahat ng pagpaplano at preparasyon sa paghahatid at pagtatayo ng mga nuclear missile sa Cuba ay isinagawa sa lihim. Paulit-ulit nilang itinatanggi na ang mga armas na dinadala sa Cuba ay pwedeng gamitin sa pag-atake. Sinasabi nila na ito ay puro pang-depensa lamang at wala silang intensyon na maglagay ng nuclear na armas doon. Pero sa paglipas ng mga buwan, nagsususpetsa na ang Amerika na may kakaibang nangyayari. October 14, 1962, isang misyon ng pagmamanman ang isinagawa ng Estados Unidos sa Cuba. Sakay ng U-2 spy plane, kumuha si Major Richard Hazer ng 928 na mga larawan mula sa ruta na kanyang dinaanan. Sa mga larawang ito, nadiskubre nila ang mga construction sites ng SS-4 o R-12 missiles mula sa USSR.
namataan ang mga ito sa San Cristobal, probinsya ng Pinar del Rio, kanlurang bahagi ng Cuba. At nagsimula na nga ang Cuban Missile Crisis. Ipinalam ang sitwasyong ito kay Presidente Kennedy pagkalipas ng 2 araw noong October 16, 1962. Agad siyang nagpatawag ng pagpupulong kasama ang kanyang mga tagapayo at mga opisyal na tinatawag na EXCOM or Executive Committee para harapin ang napakalaking issue na ito. Mula pa sa simula ng isyong ito, hindi talaga katanggap-tanggap para sa Presidente ng Estados Unidos at sa EXCOM ang pagkakaroon ng mga missile sa Cuba. Kailangan nilang kumilos sa mabilis na paraan. Dahil napakalapit nito sa kanila, madali nitong maaabot ang mga target sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Isang hamon ngayon para sa kanila na isaayos ang pag-aalis ng mga sandatang ito sa Cuba nang hindi pumupukaw ng mas malaking di pagkakasunduan na maaaring mauwi pa nga sa nuklear na digmaan sa pagitan nila at ng USSR. Halos 1 linggo silang nag-usap para isaalang-alang ang bawat magiging desisyon at ang magiging epekto nito. Kasama sa mga pagpipilian ay ang pagbomba sa mga lokasyon ng missiles at ang malakihang paglusob sa Cuba para masigurado ang pagpapatalsik sa pamahalaan ni Fidel Castro. Pero pinili ni Presidente Kennedy na maging mas maingat. Una, noong October 22, inatasan niya ang US Navy para harangan ang karagatan papasok sa Cuba. Sa halip na blockade, itinuring nila itong quarantine dahil ang layunin lang daw nito ay pigilang makapagpasok ang USSR ng karagdagang mga missiles at iba pang armas sa Cuba. Kasunod nito, gagawin nila ang lahat para maalis ang nandoon ng mga nuklear na mga sandata. Lumabas din sa telebisyon si Presidente Kennedy para ipaalam sa sambayanan ng sitwasyon tungkol sa mga missiles sa Cuba. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa desisyon niya na pagharang sa mga pumapasok sa bansang iyon. Nilinaw din niya na ang Estados Unidos ay handang gumamit ng puwersa militar kung kailangan para alisin ang bantang ito sa pambansang seguridad. Dahil din sa mensahe niya, ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig ay tumutok sa issue at may pangangambang naghintay kung paano tutugon ang Unyong Soviet. Maraming mga Amerikano ang lubhang nabahala, nagpanik at natakot dahil nasa bingit di umano ng isang nuklear na digmaan ang kanilang bansa. Tensyonado rin ang mga kaganapan sa karagatan. May mga barko mula sa USSR na sawari lalampas sa itinakdang linya ng pagharang ng Estados Unidos. Nandyan din ang mga submarino ng Soviet na paali-aligid sa Caribbean. Tandaan na ang anumang pagtatangka na baliwalay ng pagharang na ito ay maaaring maging mitsa ng mainit na pagtatalo o digmaan pa nga. Pero ang totoong tensyon ay nagaganap sa pinakamataas na level ng pamahalaan. Ang mga leader ng 2 makapangyarihang mga bansa ay nagpapalitan ng mga liham. Sa mga liham ni First Secretary Khrushchev kay Presidente Kennedy, binababalaan niya na ang mga pagkilos ng Estados Unidos ay maaari talagang mauwi sa digmaan. Sinabi rin niya na ang pagharang sa kanilang mga barkong pumapasok sa Cuba ay itinuturing na panggigipit o pagsalakay pa nga. Sinabi naman ni Presidente Kennedy na si First Secretary Khrushchev ang nagsimula ng isyung ito dahil sa lihim nitong pagpapadala ng mga missile sa Cuba. Nariyan din ang liham ni Fidel Castro na nag-uudyok sa USSR na maunang maglunsad ng nuclear missiles laban sa Estados Unidos. Hindi naman ito pinansin ng leader ng Unyong Soviet. Sa kasagsagan ng Cuban Missile Crisis din isinailalim ang sandatahang lakas ng Estados Unidos sa DEFCON 2. Ibig sabihin, nakahanda ang mga sundalo at ang mga komandanteng militar anumang oras para sa ganap na digmaan laban sa Soviet Union. Sa estadong ito, isang hakbang na lang bago ang DEFCON 1 kung saan pwede nang gumamit ng nuklear na mga sandata ang militar. Kaya maging ang Secretary General ng United Nations ay nagpadala na din ng apila para kay First Secretary Khrushchev at Presidente Kennedy. Hinihikayat niya na umiwas ang 2 sa anumang desisyon at pagkilos na magpapalala sa sitwasyon at mauuwi sa digmaan. Pagsapit ng October 26, nagpadala si First Secretary Khrushchev ng mensahe kay Presidente Kennedy na nagsasabing aalisin nila ang mga missiles sa Cuba kung mangangako ang Estados Unidos na hindi sasakupin ang Cuba. Nang sumunod na araw, October 27, 1962, sa pamamagitan muli ng isang liham, ipinanukala naman niya na aalisin ng USSR ang mga missiles sa Cuba kung aalisin din ng Estados Unidos ang mga missiles nila sa Turkey. Lingid sa kaalaman na nakararami, noong araw ding iyon ay nagkaroon ng insidente sa karagatan na mauuwi sana sa pagpapasabog ng nuklear na armas. Nangyari ito nang ang submarinong B-59 ng USSR ay sinimulang hulugan ng tinatawag na depth charges. Pasabog itong ginagamit sa ilalim ng dagat para magsilbing warning shots at pilitin ang mga submarino ng kalaban na magpakita o pumaibabaw sa dagat.
Pero dahil akala ng kapitan ng submarino na pinapasabog na talaga sila, galit na galit itong nag-utos na i-activate ang nakakarga ditong 15 kiloton ng nuklear na torpedo at humanda sa pag-atake. Matagal na din silang hindi nagkakaroon ng komunikasyon sa ibabaw, kaya akala nila nagsimula na ang digmaan. Pero bago mailunsad ang nuklear na torpedo, kailangan na sasang-ayon dito ang tatlong opisyal na lulan ng submarino. Gustong-gusto ng kapitan na pasabugin ito at payag na din dito ang political officer. Pero ang executive officer ng B-59 na si Vasily Arkhipov ay hindi sang-ayon. Dahil dito, nagkaroon sila ng mainit ang pagtatalo at pinainit pa ang sitwasyon dahil sa mahinang baterya at pumapalyang air conditioning system sa loob ng submarino. Na maglaon, napilit din ni Arkhipov ang kapitan na pumaibabaw at maghintay ng utos mula sa Moscow. Bagaman hinabol sila ng mga Amerikano, nakabalik naman sila sa USSR. Kung hindi sila napigilan ni Arkhipov sa paglulunsad ng nuclear torpedo, malamang na sila ang magsisimula ng digmaan. Isa pa, sa araw ding iyon, napabagsak at napatay ang pilotong si Major Rudolf Anderson sakay ng isang U-2 spy plane sa Cuba. Pero suspecha ni Presidente Kennedy, hindi ito kagagawa ni First Secretary Khrushchev at hindi siya nagkamali. Bagaman hinihikayat ng opisyal ng militar na bombahin ang Cuba sa susunod na umaga, pinili niyang kumapit sa diplomatikong solusyon. Nagdesisyon ng administrasyon ni Presidente Kennedy na tanggapin ang kahilingan nakasaad sa naunang mensahe. Bukod dyan, bagaman hindi na isinapubliko, pumayag din sila sa panukala ni First Secretary Khrushchev na alisin ang mga missiles ng Amerika na nasa Turkey. Nang gabi ring iyon, naatasan naman si Attorney General Robert Kennedy na kapatid ng Presidente para personal na ihatid ang mensahe sa embahador ng USSR na nasa Washington. Lumilitaw sa pagkakataong ito na lumalayo na sa bingit ng nuklear na digmaan ang dalawang makapangyarihang bansa. Kinabukasan, October 28, tinanggap din ni First Secretary Khrushchev ang hiling ng Estados Unidos. Habang nakabroadcast sa radyo, sinabi niya na kakalasin sa Cuba at ibabalik sa USSR ang kontrobersyal na mga missiles. Nagpatuloy pa rin ang pagharang ng Estados Unidos sa karagatan ng Cuba. Pero sa sumusunod na mga araw, pinatunayan ng mga Soviet na sineseryoso nila ang pagkakalas at pag-aalis ng mga itinayong missile systems. Ikinarga nila sa 8 barkong Soviet ang 42 missiles at ang iba pang mga makinarya sa paggamit ng mga ito. Nakompleto ang paglisan ng mga barkong ito noong November 9 na sinundan ng pangwakas na pagsusuri ng Estados Unidos. Pagsapit ng November 20, 1962, inianunsyo ng Estados Unidos ang pagtatapos ng blockade o pagharang sa karagatan papasok sa Cuba. Dito nagtapos ang Cuban Missile Crisis. Samantala, para sa mga Kubano, pakiramdam nila itinraydo sila ng mga Soviet dahil hindi na sila isinali sa pagre-resolba ng usapin. Hindi rin sila masaya sa kinahinatnan dahil may mga isyung makakatulong sa Cuba ang hindi na natugunan. Ilan lang ito sa naging dahilan ng paghina ng ugnayang Cuba at Unyong Soviet sa mga susunod na mga taon. Bilang resulta ng makapigil-hininga mga kaganapang ito, nagkaroon ang mga bansa ng kasunduan na umiiwas sa pagpapalakasan ng nuklear na armas. Isa din sa pinakaunang resulta nito ay ang pagtatatag ng Washington-Moscow Hotline ilang buwan pagkatapos ng kaguluhang ito. Madalas itong ilarawan sa mga palabas bilang isang teleponong kulay pula, pero sa totoong buhay, hindi ito kulay pula at hindi rin ito telepono. Teleprinter ang unang ginamit para rito na pinalitan naman ng fax machine noong 1968. Pagsapit ng 2008, isang secure computer link na ginagamit sa pagpapadala ng email ang ipinalit. Naglalaan ang hotline na ito ng mabilis at direktang komunikasyon sa pagitan ng US at USSR para maiwasan ang di pagkakaunawaan lalo na kapag may kaguluhan o mabibigat na usapin. Muli, ito ang kasaysayan sa likod ng Cuban Missile Crisis noong dekada 60 kung saan direktang nasangkot ang mga makapangyarihang bansang Estados Unidos at Unyong Soviet. Dahil sa konfrontasyon na ito, nalagay ang buhay ng milyon-milyong tao sa bingit ng kamatayan dahil sa pinangangambahang nuklear na digmaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito?